Hello mga kabayan, mga ka-OFW, maligayang pagbabalik sa aking channel, LinzM.tv. At sa araw na ito ay magbibigay na naman tayo ng panibagong update dito sa bansang Saudi Arabia. Kasama na ang update sa buong mundo at sa bansang Pilipinas patungkol pa rin sa paglaganap ng novel coronavirus or COVID-19. At syempre, bago tayo magpunta sa pinaka-highlight ng update natin sa araw na ito dito sa bansang Saudi Arabia, alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo at sa bansang Pilipinas. Ayon nga sa datos na inilabas ng Worldometer sa araw na ito, ay mayroon ng mahigit 3.4 million na katao ang nag-test positive o mga confirmed cases sa buong mundo. Merong eksaktong bilang na 3,424,210. Ang nakalungkot na balita ay patuloy na tumataas rin ang bilang ng mga nasasawi sa buong mundo dahil sa virus na ito. Meron ng naitala na 240,380. Sa kabilang banda ay mayroon pa rin magandang balita dahil patuloy na tumataas ang bilang ng mga gumagaling o tuloy nakarecover sa COVID-19. Meron ng mahigit 1 million na katao ang gumaling sa buong mundo. May eksaktong bilang na 1,093,704. At ang active cases natin sa araw na ito, May 2, 2020 ay mayroon ng mahigit 2 milyong. Meron eksaktong bilang na 2,090,126. At alamin naman natin mga kabayan kung ano ang mga bansang nangunguna sa may pinakamaraming naitala na kaso sa buong mundo. Nauna pa rin dito ang bansang Amerika na merong mahigit 1.1 million na katao ang nag-test positive sa kanilang bansa at sila ang may pinakamaraming nasawi na nagtala ng mahigit 65,000 na katao. Sumunod dito ang bansang Spain na mayroong mahigit 245,000 na naitala at merong nasawi na mahigit 25,000. Sumunod ang Italy na mayroong mahigit 207,000 at merong mahigit 28,000 na nasawi. Ang United Kingdom naman ay mayroong naitala na mahigit 177,000 at mayroong naitala na mahigit 27,000. Sumunod ang France na mayroong mahigit 167,000 at nasawi na mahigit 24,000. At ang mga susunod na bansa ay nagtala rin ng matataas na bilang, subalit maliit lamang ang bilang ng mga nasawi. Nauna dito ang bansang Germany na mayroong mahigit 164 na kaso ang naitala, subalit ang mga nasawi ay mayroon lamang mahigit 6,000 na katao. Sumunod ang Russia na mayroong naitala na 124,000 mahigit, at meron lang naitala na mahigit 1,000 lamang. Sumunod ang Turkey na merong kaso na 122,000 plus, pero ang naitala sa mga nasawi ay 3,000 mahigit lamang. Sumunod dito ang bansang Iran na merong mahigit 96,000 na kaso sa kanilang bansa, pero meron lang naitala na mahigit 6,000. At panghuli sa bansang may pinakamalaking naitala ng kaso ay ang Brazil na merong mahigit 92,000, pero ang bilang ng mga nasawi ay mahigit 6,000 lamang. Yan nga mga kabayan ang top countries natin na mayroong matataas na bilang ng confirmed cases o mga nag-test positive sa COVID-19 sa buong mundo. At magtungo naman tayo sa kalagayan sa bansang Pilipinas. Ayon nga sa inilabas na announcement ng Department of Health, sa araw na ito ay merong naidagdag na 156 na bagong kaso. At ang total sa bansang Pilipinas sa araw na ito, May 2, 2020 ay mayroon ng 8,928. Pero ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na tumataas. Meron ng 603 na naitala na nabawian ng buhay dahil sa virus na ito. Sa kabilang banda ay marami pa rin ang gumagaling sa bansang Pilipinas. Meron ng naitala na 1,124 ang tuluyang naka-recover sa COVID-19 or novel coronavirus. At dagdag pang impormasyon ng Department of Health, ang active cases natin sa bansang Pilipinas sa araw na ito ay mayroon ng 7,109. Ang pinakamarami dito ay mayroon lamang mild na sintomas o hindi ganun kalalang sintomas. At meron namang 55 na katao ang nagkaroon ng severe cases o malalang sintomas. At 1,050 sa mga ito mga kabayan ay walang pinakitang sintomas. At karagdagan lang mga kabayan, mayroon hong 27 na katao sa bansang Pilipinas sa araw na ito na under sa critical condition o nasa malubhang kalagayan. At karagdagan pang impormasyon sa ating bansang Pilipinas, ang mga sumusunod na lugar ay under pa rin sa enhanced community quarantine na magtatapos sa May 15, 2020. Mga lugar sa National Capital Region, ang Central Luzon, pero hindi kasama ang Aurora Province. Kasama sa ECQ, ang Calabar Zone, Benguet Province, Pangasinan Province, Cebu Province, Bacolod City at Davao City. Yan nga ang mga lugar sa bansang Pilipinas na under pa rin sa enhanced community quarantine. At yan nga ang update natin sa bansang Pilipinas at mga karagdagang impormasyon na dapat mong laman kabayan. At magtungo na nga tayo sa pinaka-highlight ng update natin dito sa bansang Saudi Arabia kung saan tayo nakadestino bilang isang OFW.
Ayon nga sa inilabas na announcement ng Ministry of Health at iba't ibang pahayagan dito sa Saudi Arabia, kagaya ng Saudi Buzz, Arab News at Saudi Gazette, sa araw na ito ay mayroon na namang mahigit 1,000 ang naitala. Hindi na ho ito bumababa kada araw. Meron ngang eksaktong bilang na 1,362 ang mga bagong kaso na naidagdag sa araw na ito. At ang total cases natin magmula ng araw nung ito ay lumaganap dito sa Kingdom of Saudi Arabia hanggang sa araw na ito, 2020 ay mayroon ng 25,459. Bagamat kaunti lamang ang naitala ng mga nasawi dito sa bansang Saudi Arabia, meron na itong naitala na 176 na katao ang binawian ng buhay dahil sa virus na ito. Sa kabilang banda ay pataas pa rin ang pataas ang mga gumagaling sa COVID-19 na ito. Meron ang naitala na 3,765. At mga kabayan, ang active cases natin dito sa bansang Saudi Arabia na patuloy na ginagamot sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia ay meron ng 21,518. At alamin naman natin mga kabayan kung saang mga rehiyon o cities ang mga bagong naitala sa araw na ito. Ang pinakamaraming may naitala ay sa Madina na nagtala ng 249 na katao. Sumunod ang Jeddah na mayroong 245. Ang Riyadh naman ay nagtala ng 161 cases. Samantala ang Dammam ay nagtala ng 126. Sumunod dito ang Qubar na mayroong naitala na 81. Sa Jubail ay nagtala ng 80. Sa Hufuf naman ay nagtala ng 64 cases at sa Khamis Mushahid ay nagtala ng 21. Sa Diriyah naman ay merong 19 na naitala at sa Taif naman ay merong 13. Sa Ras Tanura ay may naitala na 9, samantala sa Kaharj ay merong naitala na 6. Sa Bayish naman ay merong naitala na 5 at sa Bikik ay merong 4. Meron namang tig-3 naitala sa Nayriya at sa Baljurashi. Meron namang tig-2 naitala na kaso sa Bisha, Daharan, Al-Majarida at Kunfudha. Samantala, meron namang tig-1 naitala sa Arar, sa Al-Darb, sa Mahayil, sa Truba at sa Al-Mitnab. Na nagtototal nga mga kabayan sa 1,362 sa araw lamang na ito, May 2, 2020. At yan nga ang mabilisang update natin sa araw na ito, May 2, 2020. Meron nga na namang panibagong naidagdag dito sa bansang Saudi Arabia na mahigit 1,000 pa rin. Mga kabayan, mga ka-OFW, bagamat nilift na ang curfew dito sa bansang Saudi Arabia at hinayaan mong magbukas ang mga commercial establishments kagaya ng malls, ay minumukahi ko pa rin na manatili pa rin tayo sa bahay para na rin sa ating safety. At ugaliin natin na maghugas ng kamay, isa po yung sa pinaka-importante at simpleng paraan na recommended ng World Health Organization at Ministry of Health para makaiwas sa virus na ito. Maintain din natin ang social distancing sa bawat isa at least 1 meter mula sa ibang tao. At mga kabayan, mga ka-OFW, kung meron tayong katanungan sa Ministry of Health o mga dapat i-report, ay kontakin ang kanilang hotline number 937. Kung meron naman tayong katanungan sa ating embahada o konsulado, ay tumawag sa mga numbers na naka-flash screen. At yan nga ang update natin sa araw na ito, mga kabayan, mga ka-OFW, nawa ay nasa mabuti kang kalagayan. Maraming salamat sa panonood sa video na ito at maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel. Kung gusto mong manatiling updated sa mga bagong updates and videos natin, ay click ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa ibaba kung mayroong katanungan. At susubukan ko yung sagutin within 24 hours. Maraming salamat muli, Ninsem.tv, nagpapaalam.